At simulan na nga natin ang paggawa. Magandang umaga mga kalidi, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. Ang oras po natin alas 9:50 na po ng umaga at araw po tayo ngayon ng Linggo. Fecha 3 na po tayo ng September at ngayong umaga nandito tayo sa Ginhaw at dito nga tayo dumayo ng kain. At yan, makikita nyo naman ang ating kapaligiran. Yan, napakakapal pa rin ng pags hanggang sa ngayon at hindi pa rin niya natigil yung ating ulan. At siya pa rin kapanalig ay hindi pa rin nauwi, nandun pa rin yata sa Pampanga. Hindi natin alam kung kailan kaya uuwi. At si paring Negs, si paring Kautol, nandun sa tubo. At tulog pa nga yung dalawa. Kaya maya maya maghahanap lang tayo ng mabibiling ulam at nadala natin pang ulam yung dalawa para makakain na rin. Siyempre nakaluto na naman ang kanin. Kaya ulam na lang po ang kulang. Nanawa na yung dalawa sa itlog dahil laging ang itlog na itlog yung aming ulam. May karne pa naman doon, kaso nanawa na rin ang dalawa. Kaya sa gulay na lang muna tayo mga kadidi. Kaya maghanap tayo dito ng magugulay dito sa tindahan na paring Chris. Kaya tilili, dito tayo lagi namimili ng gulay. Update lang kayo mga kadidi sa kamatis kay Cesar. At yan, nakikita nyo naman na may paltak ng lahat. Dito yung kamatis oh. Kaso napagkwaro ng manok yung dahon. Yan ang buhay na siya dahil maulan niya. Pag ganitong maulan mga kadidi, lalo itong kamatis na tiganyan, madali pa yung buhayin. Kaysa mas magaling to kaysa malalaki na dahil yung malalaki natutuba minsan nabubulok yung puno kaya namamatay, pero yung ganito hindi pagad basta mamamatay ito sa ulan. Gusto pa nito yung ulan at pag iminit naman kinakailangan gagahukan natin itong punong ito para matabunan yung ugat niya at hindi siya mamatay. Tulad na nandito yung pinakita ko sa inyo na siyang araw ito, naapit na ito ng ulan, diba na siyang araw may mga bulaklak to. Oh, nakapansin nyo na madalang ng bulaklak niya dahil nga sa sobrang ulan. At yan, nang ganyan nangyayari sa bulaklak o natutuyo. Bawal dito sobrang ulan mga kadede pag yung ganyan na bumulaklak ng kamatis. At isa pa na pupuril nga yung kanilang paglaki. At yung makikita nyo yung nandito, ganito nagigisakit ng kamatis. Ito o, yan, naninilaw siya. Yan, naninilaw. Tapos yung dahon nila natutuyo. Kaya kinakailangan dyan gahukan mo palagi para hindi mauga na mauga ang puno. At nakikita nyo naman may mga tali na siya, kaso wala rin magawa yung tali niya sa lakas ng hangin. At ito yung sa kanya ang napunggal na dahil sa lakas nga ng hangin, iwinawasiwas pag ganun ng hangin. Siyempre magpabalik-balik ka, kahit naman tao magpabalik-balik sa ihip ng hangin, sigurado malulula. Kaya ganun din yung halaman natin na kinakailangan alagaan natin na mabuti yung ating tanim para suklian tayo ng magandang bunga. Alright mga kadede, at ngayon sumikat na ang haring araw. Kaya ngayon papunta na tayo ng Tamayo. At yan, mapansin nyo naman na medyo naganda-ganda yung ating panahon. Kaya lang, malaki pa rin ang dilim ng ulan. Titingnan natin kung anong magagawa kaya natin sa tubo. Parang may parang daw sa doon at si Impol. Ay, Impol! Andito na nga tayo mga kadidi sa Tamayo at syempre andyan si Batanggin yung Bigotelyo. Yan, andyan at nanghiram nga kata kay at Josephine ang gulok dahil tatanggalin niya natin yung harang dito. Yan, nakaharang sa ating daan na kailangan natin tanggalin dahil pag hindi natin tinanggal yan hindi tayo makakadaan. At isa pa yung bakod natin babagsak na dahil nga nung bumagsak na yun. At yan, meron nga ito kay Joseph ng gulok para tanggalin natin ang harang. Paano? Likod! At yan, tatanggalin niya natin. Salamat kay Joseph, pinahiram tayo ng gulok para tanggalin natin itong nakaharang dito ng kape. Ang gandang patukod dito, Ate Joseph. Ilagay mo lang at sa tabig yan. Nabuputulin ko yung banda hanggang sa may kilo. Ilagay
At yun niya, ito na nga ayusin. Sisit lang muna natin ating GoPro. Yan, natatanggalin na nga natin mga kadid itong nakaharang na kahoy na ito. Yan o. Siyempre yung bakod natin babagsak na pag hindi natin tinanggal dahil hapay na nga yung ating bakod. Tara, samahan nyo kapag tatanggal. At mahirap nga tayo, let's use ito ng gulok. Dadamay na. Tanggalin ko na rin ito para kinabangan ng kahoy. Kasama ko na ito. Laman niya bris yung hangin. Mangin dati, hindi ito nadadala. Pero ngayon, yung daladala na. Dami ng gata, no kids. Saan kayo, Lune? Nakakabuti. Lalaga yata ng balaba. Malaga sa katang maiwan. Baka nga sakit din, maiwan ko. Hindi natin tinanggal mga kadidi, harang ito sa ating daan. At ito nga yung bakod natin, oh. Mapay na, parang babagsak na. Yan, at patuloy pa rin niya tayo ng pagtatanggal ng ating harang. Kaya lang yung ating GoPro gustong tumumba. Kung napos na dito, dahan-dahan baka maputol yung ating gulok dahil panghiram pa nga. Siyempre ito may hindi pang kahot, pang kumpay lamang. Ito yung lunin. Kaya lang natin dahan-dahanin. Thank you.
Nalinis nga natin. Siyempre, ito kayang kahoy nito. Ganun lang, stabay. Ganda't yung patukod. Nasa baba. Alright, sa wakas mga kadiri, at ito nakatalas na nga natin yung harang sa daan. Yan, itayo na ulit natin yung ating bakod. Thank you! Dali kanina ko yung tatalas, yun yung napadang lang ng lupon dito Martis. Akin! Napamartis na. Yung pala napamartis, napada kay Martis. Yung daan niya natin, nakakalkal na. Wala na, pag-araw ng gawa niya. Oo. Lalalaya. Kita niyo yung putik natin oh. Dahil yung partak na humapay na yun, tinaktak uli. May tubig pala ang loob. Kaya nakapol tayo ng putik. Mukha kang lantan. Sige, itali mo sa puno ng mangga. Katapos na nga natin mga kadidi, tanggalin yung harang dito sa ating right of way. At ito yung kahoy na tanggal natin na andyan. At siyempre yung mga dahon, yung pinag talasan ng dahon, yan, yung kitinambak. Tapos ito yung mga kahoy natin kinuha nandito. Para pag natuyo, magagamit ni Kielo ni, maigatong din niya. At ito nga, kailangan natin ilagay parang katibayan yung paltak nito. Kukuha tayo ng barita sa baba para
patibay natin yan dahil pag hindi natin pinatibay, delikado yung mukha ng mga nadaan dito. Ababa na nga tayo mga kadili para tingnan natin yung dalawa. Kasi parang kapanalig, hindi pa nga natin alam kung pala nauuwi dahil hanggang ngayon hindi pa nga siya na-chat. Amoy putik talaga yung jacket ko. Dumi oh. Kapag baon ng paltak. Tingnan naman natin kung anong ginagawa kayong dalawa. At tingnan natin oh. Lumalim na ng lumalim. Ganito talaga pag tag-ulan at lalo tula sa minto. Kahit pa nung ganda ng gawa mo, pag nadaan ng tubig, nakakalkal talaga. Hindi naman natin pwede lagyan ng step-step to na lalagyan ng sandbag yung sako. Dahil ang plano nga dito, papatagin at padadaan ng mga motor. Kaso, yan nga, napatag na natin dati, nakakababa ng motor, tinira naman ang ulan. Kaya yan, lumalim na ulit. Kaya sa susunod na generasyon, tag-araw, gawa na ulit tayo nito. Bagay, maluwa na namang gawin dahil nang tatabunan lamang natin itong mga lugong na ito. Yung port na mataas, itatambak natin doon sa mababa. Kaya madali na lamang gawin. Sa ngayon, kung gagawin natin, masasayang lang ang pagod natin. Dahil pagkakaulan, nababakbak din. Kaya bago na natin gawin, pag yung tila na, pag wala na yung ulan. Nandito na nga tayo mga kadidi sa Kubo at siyempre siya pa rin kautol. Nagpapatuloy pa rin yung kanyang ginagawa doon kahapon na paggawa ng hagdan. At siya pa rin lig siya. Nakikita nyo na busy pa rin sa kanyang pagsiselpon. At kumain na nga rin sila ang iniulam yung itlog na pula na nahawa sa kutis. Kaya mapapansin nyo mga kadidi, yung mga kutis namin dito pulang-pula na. Dahil nga sa itlog na pula, pag kumain ka ng itlog na pula, nahawa yung kulay niya sa mga kutis namin. Joke lang po. Time check lang po tayo mga kadidi, oras po natin ay 11:54 na po ng umaga at ngayon niya dahil wala naman tayo magawa sa ngayon dahil maulan, ipagpapatuloy ko na lang po yung paggagawa ng scaffold doon sa loob para pagpasok nila sa Lunes may tutuntungan sila at may papatungan tayo ng ating pinakabiga. Tara, samahan nyo ko dito pababa. Yan, bababa tayo dito at ipagpapatuloy nga natin yung paggagawa ng scaffold dito. Dahil isang araw, hindi ko nga naipagpatuloy yung paggagawa dahil umalis nga ako, pumunta nga ako ng bayan at may sinamahan tayo. Kaya ngayon, punta na tayo sa baba para ipagpatuloy natin yung paggagawa dito. Ayan, nakikita nyo, ang bilis ng ating daan. Ayan, nasabi ko sa inyo, nagagawa tayo ng scaffold dito. Ayan, ang gagawa natin scaffold yung bigang yan. Para may mapatungo ng ating forma. At siyempre, re-ready lang muna natin yung ating mga materialis. At sisimula na nga natin ang paggagawa. Lagyan natin ng kaunti para kitang-kita nyo yung ating mga gagawin. Tulad nito, pwede na rin tayo magbigtong. Ang ginawa niya, sobrang luang, pangigit dito natin kaunti. Ang luok na kanya, ang dati namin ginawa, 79.
Ngayon, gagawa na lang tayo ng 70. Tayo gagawa. Okay, pagganap din lang tayo. Kaya maglalagay din tayo ng 2x2. Tayo ng 2x2 sa labas, mga kadide. Tignan ang haba niya. Kailangan niya natin gawin para pag-start nila sa Lunes. Papatungan sila. Yan, at abangan nga natin at siyempre bukwa tayo ng 2x2. Hari na kang mabot. Mabot ka ha? Yes!
Robert niya. Nakatulong mo dyan. Ako lang eh. Kahapon ay kumain pa eh. Hindi naman pilay kahapon ay ngayon ni Juan. Hindi maka... Nakakatayo eh. Hindi makalakad na ayos. Alam na. Pagay yun. Uwi ka na, di na kami galit! Uwi ka na, di na kami galit! Putik na kamay natin ah. Yeah, good morning. Yeah, I'll be right.
Wow, tigas. Oh, di ba, bris na lang ang kulang. Babrisin natin yan, okay na. Yan, nauna nga. Yung mga pambres natin, asa na? Yan na naman ito, magamitin natin sa taas. Ito, at natayo na nga natin yung apat, ay yung tatlo. Kukuha na tayo ng pambres para sigurado matibay yung ating ginagawa. At nakakuha nga tayo mga kadidi ng pambres. Ibibisin na natin ito. Patalo na natin. Thank you.
Tiro. Tingnan natin para sigurado. Oh.
babae. Yan at ating tatama lang sa align. Ito sana sa align talaga to. Ha? Kailangan ito muna at itama siya pa to. Huwag muna tayo ng pambres na siya pa para may tama natin yung isa. Ito naman mga kadidi kapos pa rin. Kaya ito naman dito muna lang natin. Tapos siya ha. Ang alwan isang unat isang tako. Tama ang ilalim at ibabaw sa lang na ano to? Maging. Tama na dito.
ibabaw. Ayan. Saka natin lalagay sa ibabaw pag yung nalabel na natin. Hindi naman kaya natin mag-level dahil tayong wala, magwala tayong katulong. At kakain muna tayo dahil nagugutom na nga tayo. Yan. Kain po muna tayo. Yan, at makikita nyo, naabangan natin ang scaffold. Yan, kulang nalang sa level para lagyan ito sa ibabaw. Simple, dudugsin mo natin yan dahil maiksi. At ito may mga brush na rin siya. Kaso dadalo ko pa yung brush. Ito nalagyan na rin natin dito ng pinakatindig niya at kakain muna tayo dahil medyo nagugutom nga tayo at isa pa, wala na tayong makakatulong pag-level, kaya pag nag-start sila ng trabaho, madali na lamang to, basta na li-level at papakuon dito ng patungan. Tara, tanga muna tayo dahil alas 12 na nga kinakailangan natin kumain, kaso alas 12 na wala pa rin nabatingting hanggang ngayon na yan, wala nabatingting. Kaya makikita nyo, pinawisan tayo sa ating paggagawa. Patas na nga tayo sa kubo. Tara, let's go. Habang mga tropa na andito sa kubo at nagpapahinga dahil pagod din niya sila, may ginawa sila dito kanina. Nagawa sila ng pinakahagdan doon sa likod. Time check lang po tayo mga kadideors po natin, 2:00 na po ng hapon at ngayon hapon matapos na nga tayong kumain at papatuloy na nga natin yung ating ginagawa dito sa baba na scaffold. Siyempre kinakailangan natin pagpatuloy yon. Sabi ko kanina titigilan ko na kaso maraming kulang pa, wala pa rin mga brace at saka yung tuntunga, kaya lalagyan na natin bago na lang natin lagyan ng pinaka patungo ng porma pag yung may katulong na tayo. At ang unahan lang natin ngayon yung mga brace dahil kulong pa nga yung brace, kaya kailangan natin patibayin. Tara, samahan nyo ko. Para kung pasok nila at tumila, ready na. Yan, at talagyan ko na rin niya diyan ang isa. At dito na lang natin lalagyan sila ng brace. Kukuha lang muna tayo sa labas ng ating pambrace. So
pero papatuloy pa rin nga natin yung ating paggagawa. Kaya natin yung tapusin. Para basta nila sila sasakay. Kaso, umuulan. Babasa na nga tayo. Nako, hindi natin talaga kaya mga kadudi. Bago na natin ito patuloy. Lakas ang ulan, basa na tayo. Yan, at lumakas nga mga kadudi ang ulan at siguro bukas na natin pagpapatuloy yung ating paggagawa doon. Sa pa-araw din naman ng Linggo, baka titila bukas. Mabuti na yan, may katulong tayo para pag tayo nag-rebuild, nilagyan natin ng patungo ng forma ng biga. Malwan. At dito natin natapos yung ating simpleng vlog ngayong araw. Maraming maraming salamat. Nakabot siyang gusto lang yung video. At gusto kong pasalamatan na support sa ating kapanalig, lalong git sa aking YouTube channel. At talunggit sa hindi po nag-i-skip ng ads sa masulok na mundo kayo naroon. Sana palagi po kayo mag-iingat. God bless you po. Bye-bye.